makatulong sa kapwa. Naway mahigtan natin ang ating mga naisagawang tulong noong mga nakaraan. Isang naghihikaw sa pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan, ang aming napuntahan. Dinalaw namin si Carl Evo Angcajas. Ipinamanak ito na mayroong congenital adrenal hyperplasia at ambiguous genitalia. Yung po ay babae po siya pero ari niya po para po siyang lalaki. Kaya po ang naging ano sa kanya ay binangalan Carl Evo noong una po. Kasi akala po nung ano lalaki po siya. Pero babae po siya sa medical po talaga na ano, lumabas po dun sa result. At pangalawa ko na pong anak yan, yung una po namatay po siya. Same din po yung sakit. Nung pinanganak siya, may idea na ako na pangalawa na to. Alam ko na yung ano ko ngayon. Nag-research na ako noon. Tapos hanggang yun, na ano ko yung kay Dr. David Bolong, yung paliwanag niya sa kapwa ko, mahal ko. Doon mas naliwanagan na ako sa sakit niya. Kaya nga sabi, ginawa ko noon, sabi ko marami talaga ang pagdadaanan pa dito. Mabagal, nakiki-wifi lang po sa tabi ko. Ganito pinagawa ito po. Gaya niya sa kapwa ko, mahal ko. Doon ko natutunan din yung ganyan sakit. Si Dr. David Bolong. Pag dinadala sa ospital, ang hirap kasi pag magulang ka, minsan ayaw pa nilang tanggapin. Pag public, napakahirap. Buti sana kung kaya sa private. Kaya minsan, ang huling agbitan ako, nilabang ko siya, pumunta ako ng public assistance, nakiusap ako, hindi parang kami tinanggap. May problema sa rin sa gamot. Bukod sa mahal, madalang at saka ilan lang ang kumpanya gumagawa nito o nag-i-import nito. Yung fludrocortisone, hydrocortisone, nabibili lang namin sa Makati sa isang apotika, sa isang company. Ang iba, bumibili sa ibang bansa. Ang hirap lang kasi nun, pag binibili namin siya, maramihan. Tapos pag mas konti, mas mahal pa siya. Sayang yung buhay ng mga bata. Kasi karapatan ng bata yun eh. Kahit pag, oh. Karapatan ng mga bata yun eh. Tapos, isa nga, sabi ko, pag yung tao nga nasa labas, ginagabot pag may aksidente, yung tao nasa, yung bata, nasa ospital na. Tapos bata yan eh, madali, mahina ka sa residential nila ito. Hindi siya ganyan, baby siya. Pero bago tayo magpatuloy, alamin natin kung ano ang pambihirang sakit na ito na dumapo o yung problema ni Carl Evo. Ang congenital hyperplasia. Ang problema nito, genetic problem nito, ay pangkat ng mga disorder na nakaka-apekto sa adrenal glands. Ito ang mga gandula na gumagawa ng mga hormones na kinakailangan ng katawan natin para ito'y kumilos na maayos. Ang kawalan nito, ang mga hormones na ito, ang maaari magdulot ng mga sintomas na nakaka-apekto ito sa development ng mga bata. Pero ano nga ba yung ambiguous genitalia? Ito ay isang depekto ng bata na nakikita na pag ipinapanganak. Typical na parang walang malinaw na itsura kung lalaki o babae ang naturang bata. Parehong nagmula sa isang tissue sa fetus ang male and female reproductive organs na genitalia. Maaari magkaroon ng hindi maliwanag na larawan o makikita na pagkakaiba ng ari ng bata. Kung ang proseso ng nangyayari sa katawan sa development ay nagagambala. Naglalaro-laro lang naman po siya, tapos umatawag, hindi mong pangalang po buo. Masaya niya po yung bata na yan eh. Kaya alam namin pag may nararamdaman, kagabi, kagaya kaapon, nilaglat agad siya. Minsan may time mabilis nila tumataas yung ano nila. Madali silang lagnatin. Ngayon naman, nakakahagbang-hagbang siya pa sa may hawak. Daan-daan, tapos umatawa, tapos pinapanood ko ng ano. Kasi gumagana, tapos parang sumisigaw siya. Uy, si Carla, ang pawisin na bato. Carla, uy, uy. Antok ikaw, antok.
Sa kabila nito, tuloy ang laban ni Tatay Nelson sa hirap ng buhay nila ngayon. Sinusubukan niyang humingi ng tulong sa iba't ibang mga tao. Sinubukan na rin niya na tumakbong senador para maging boses daw siya para sa pagtulong sa mga nangangailangan na may mabibigat na problema medikal. Dati nag-file pa ako ng senador kasi nasukotag mabigyan pansin yung ganyan. Hindi lang para sa anak kasi sa iba rin, naawa rin ako sa iba, ibang magulang mas mahina, hindi sila lumalaban, kaya nawawala. Gusto ko po dumating yung araw na umunlad, umunlad siya, mapagtayo ng ano sa foundation dito sa Pilipinas, nakulong sa mga ganyan, para magtuloy yun, para yung iba pwedeng bumili sa ibang bansa, pwedeng makatulong, pwedeng kung may foundation na gano'n, pwedeng tumulong sa may mga gano'n din, mabubuksan, kasi marami naman sa ibang bansa na bubuhay dyan eh. Kasi kaya nga naman tumayo mag-isa. Para sa mga nais magbigay ng tulong para kay Carl Evo, nasa screen natin ang ating bank account. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng GCash o sa pamamagitan ng Shopee. Sa Shopee, i-search lamang ang kapwa ko mahal ko para makapag-donate kayo gamit ang kanilang donation vouchers. Maaari rin kami mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sandiyan kami sa www.kapwako.org. At para makasiguro kayo na doon sa tinutukoy ninyo mapunta amin yung tulong, ilagay yung pangalan ng pasyente natin, si Carl Evo Angkahas. Ilagay ang halaga at ipadala sa donate at kapwa ko.